Marami ang naguguluhan at nagtatanong sa atin kung ano ba talaga ang koneksyon ng solar panel na dapat gawin sa kanilang solar setup. Kaya ginawa natin itong video na ito. Para malinawan tayo, lalong-lalo na yung mga baguhan o wala pang masyadong idea sa pagsusolar. Aalamin natin dito ang tamang koneksyon ng solar panel, lalo na sa mga gumagamit ng PWM na solar charge controller tulad nito. At ano ang malaking epekto nito sa pagkakarga ng battery. Pero bago tayo dumako sa solar panel connection, ay alamin muna natin ang major na component ng solar setup tulad ng battery, solar charge controller, at solar panel. Kung 12 volts na battery at PWM na charge controller lamang ang gamit mo, so bakit nga ba hindi dapat mag-series connect ng solar panel dito? Klaruhin po muli natin na 12 volts na battery at PWM na controller ang topic natin dito. Pero alamin muna natin ang pagkakaiba ng dalawang uri ng koneksyon ng solar panel. Ang typical na solar panel para sa 12 volts na battery ay may BOC na 18 to 21 volts. Open circuit voltage o habang hindi pa nakakonect ang solar panel sa charge controller. Una ay tingnan natin ang parallel connection ng solar panel, kung saan positive to positive at negative to negative ang kabit nito. At kailangan natin gamitan ito ng Y connector. Dito sa ganitong uri ng connection, ang voltahe ay hindi magbabago pero tataas ang amperahe o current ng solar panel na dadaloy sa wire. Then ganito naman sa series connection. Yung positive nitong isang panel ay ikukonek dito sa negative nitong kabilang solar panel. Dito ay tataas ang voltahe pero hindi magbabago ang current o amperahe. So ito yung ating PWM na solar charge controller. At meron tayong breaker dito sa input ng panel papunta dito sa wattmeter. Then dito sa controller, ito yung output papunta sa wattmeter at dito sa breaker ng battery. At ito yung ating battery. Turn on na natin para ma-power up na itong ating charge controller. Bali ito yung state of charge ng ating battery, 80Ah ito at ang remaining na lang ay 64Ah. Nakakabit na itong dalawang panel natin in parallel connection. At itester uli natin ang BOC ng ating solar panel. At kapag ini-on natin ang breaker, ay babagsak ang voltahe nito na angkop para ma-charge yung battery natin. Ganun talaga ang PWM na charge controller. Dito pa lang sa input ay ibababa na niya ang voltahe ng solar panel. Ito yung ating parallel connection ng solar panel. At ito naman ang nahaharvest natin, lampas ng 72 watts. At ito naman yung pumapasok sa battery.
Kasunod naman ay series connection. Tanggalin natin itong Y connector at isi-series connect naman natin yung ating solar panel. At testerin uli natin yung kanyang BOC. Tapos i-turn on na natin itong breaker. So yan, bumagsak na yung boltahe ng solar panel. Ito yung ating series connection. At ito naman yung kanyang nahaharvest. Napakababa, halos kalahati yung nawala. Iisang position lang yung ating solar panel, hindi natin yan binago. At maganda ang sikat ng araw ngayon. Time check ay alas 10 ng umaga. At magkasunod lang nating tinesting yung parallel at series connection. Dahil nga po PWM lang itong gamit natin na charge controller. Hindi ito katulad ng MPPT na pwede ka mag-series connect ng solar panel. Ang MPPT kaya niyang i-process ang voltage ng panel at mai-boost niya ang charging current. Kaya huwag na huwag kayo mag-series connect ng solar panel ninyo kung PWM lang ang gamit yung charge controller. Malinaw naman yung resulta ng test natin kanina. At huwag na huwag din kayong gagamit ng solar panel na mataas ang BOC. Same effect lang din yan. Ang solar panel na 270 watts pataas ay mataas na ang BOC at hindi yan angkop sa mga PWM na charge controller na may 12 volts na battery system. At masasayang lang yung excess voltage. Pwede lamang tayo mag-series connect ng solar panel gamit ang PWM charge controller kapag ang battery system natin ay 24 or 48 volts. Dahil dapat mas mataas ang boltahe ng panel kaysa sa battery. Kung naka 24 volts na battery ka at 21 volts ang BOC ng panel mo, ay natural na hindi yan magcha-charge. Kasolar, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe at pindutin mo na rin ang like button at notification bell para lagi kang updated sa mga i-upload pa nating video.